guys, welcome to Dark Side Daily Vlog. So ngayon araw po ito, review tayo ng 7-inch TV na maliit lang. Gagawin natin, kakabitali sa 12 volts solar booster natin. At magkakabit po tayo ng TV Plus. So tatryin natin kung gagana nga po yun. Gagawin natin to para doon sa mga gusto ng mga tipid. Pwedeng gawin din na backup para sa pag nag-run out sa kanilang mga bahay. Pwede kayo makapanood ng TV dito. So, stay tuned lang po. Ito, gagawin na natin. Tara, sumayon. So, ito na nga po guys yung ating 7-inch TV monitor na pa-car ng mga ginagamit. TFT LCD po. Ito, colored na po ito. So, ito, unboxing natin. So, yung mga nalaman yan, ito yung kanyang stand. Ito po yung para dun sa mga wire niyan, sa 12 volts. Ito naman na dun sa TV Plus. Okay. So, ganito po yung itsura niyan. Yan po. Yan po yung nilalaman ng parameter niya. So, pwede siya sa 24 volts at saka sa 12 volts. Meron din po itong kasamang remote. So, ganito. Manual niya. Ito po yun, yung ating monitor. So, nakasil siya. Safety. So, ito nga po yun. Colored na po ito. Ayan, 7 inch lang po ito. Maliit. So, ito. Wala nga po pala itong built-in na speaker. No? So, ito siya. Audio-video niya. Sa audio, tsaka yung sub. Ito yung sa audio niya. Yung puti, tsaka yung pula. Ito naman yung doon sa video niya. So, yan. Itsura niya. Maliit lang po ito. 7 inch lang siya, guys. Ito, try natin ngayon na paganahin gamit yung TV Plus. So, ito yung TV Plus natin na ikakabit natin dito. So, maghahanda rin tayo ng audio-video cable. Ayan, para ikabit po dito sa kanyang TV. So, ayan ba? Ito na nga po guys, isasaksak natin ito ngayon dito sa kanyang power. So, gagawin natin, isasaksak natin ito sa ginawa nating outlet. So, ayan po siya. Then, saksak natin dito sa solar para magkaroon ng power. So, ito. Dahil ibubuksan na po natin siya, no? Ayan po. So, gumagana siya. Yes. Ayan po. Ayan. Ah. So, ayan. Ngayon, itatry naman po natin saksak din sa TV Plus niya. Dito sa audio and video out niya. Output. So, nakalagay dito is no signal, guys. Ito po yung TV Plus. So, itong TV Plus, meron din siyang power na DC. So, ang gagawin natin, makahanda na rin po yung ating saksakan para doon sa DC out. Ayan po. Ayan. So, ikakabit natin dito sa ating kaya kung makikita nyo, nag-power on na po siya. Then, saksak na po natin yung audio-video niya. Po sa likod. And then, yun po. Saksak natin dito sa output nung ito ng audio-video. Ayan po. Saksak na. So, bali,
yun, lumabas na siya, oh. Meron na po, di ba? So, wala lang siyang antena. So, hindi ko pa nalagay. So, ganito lang siya, guys. Oh, yun, oh. So, 12 volts po ito na pwedeng magamit nyo pagka nagkaroon ng power surge sa inyong lugar. So, pwedeng ilagay ito dun sa mga solar setup nyo, guys. Diba? Ganito po sa solar setup nyo. Yan, yan o. Ito, hindi na ako nangailangan ng inverter. 12 volts na to. Pure na ginagamit ko dito sa aking pong solar generator. Ito po. You know. So, ganyan po siya. Ang gagawin ko na lang po, maglalagay na lang ako ng antena. So, wala siyang antena. Pero ito po, gumagana siya. So, pwedeng-pwede siya ngayon. Yung sa audio naman niya, bimili na lang po kayo para doon sa speaker nyo. O, i-setup na lang siya. Kasi, medyo, ano lang to eh, AUX po. Yung AUX na sinasaksak doon sa ating mga radio. No signal siya, guys. Ayan, no signal. Pero, gumagana siya. Yun lang, wala lang itong built-in na speaker. So, pwede naman po tayong mag-ano na mga speaker na wireless na. So, ayan. Pwede-pwede yung TFT monitor na to na 7-inch is nabili ko sa Shopee, guys. So, magkaroon ng brand out dito sa lugar namin, makapanood pa rin ako ng TV gamit tong mga pure DC na 12 volts. At itong nagamit ko na solar generator. Ito, meron po itong solar panel na nakalagay sa ubong. So, yun guys. Sana nakatulong po itong video na ito sa inyo na kapag setup din kayo ng mga ganito, pang backup lang naman, guys. So, ayan. Maraming salamat po sa inyo. Please like and subscribe. Thank you.